Matamlay na matamlay siya nang magtungo sa susunod na destinasyon. Sa bangko na pagsusubukan niya ng ATM card ng kapatid. Titingnan niya kung date nga ng birthday ng kapatid ang pin number nito sa card. Kahit naman napatunayan niyang totoong hinala, hindi yun gaanong nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Pera lamang yun. Ang mas gusto sana niyang malutas, ang misteryo tungkol kay JC Madrid. Na ipinagkait naman sa kanya ng taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. Bakit naging maramot sa impormasyon si Conchita? Totoo bang ang kaligtasan lamang niya ang inaalala? Nag-withdraw siya ng konting halaga na magagamit sa paglakad-lakad at lumabas na ng bangko. Maging nang makauwi siya ng apartel, ay down na down ang pakiramdam niya. Nasaliksik na niyang lahat ang gamit ng kapatid. Wala na siyang makuhang dagdag na impormasyon hinggil sa gusto niyang malaman. Nananatili siyang wika ngay nangangapa sa dilim. Pati ang mga message nito sa AC call pager ay isa-isa ring ni-review. Wala namang importante roon na may kinalaman sa gusto niyang matuklasan. Puro tungkol sa business dealings ng kapatid ang nabasa niya sa iilan lamang namang mensaheng naroroon. Para tuloy gusto niyang lalong magtampo kay Conchita. Kung nakipagkooperasyon lamang sa kanyang dalaga, ay hindi na siya gaanong mahihirapan. Habang pinag-iisipan kung anong hakbang ang susunod niyang gawin para matuklasan ang misteryo ng katauhan ni JC Madrid. Nagkonsentra muna siya sa pag-a-adjust sa bagong buhay. Hindi na siya takot sumakay-sakay ng mga bus at jeepney. Ang totoo'y marami na nga siyang alam puntahan nang hindi na kinakailangang mag-taxi. Kung lagi kasi siyang magta-taxi ay magastos na at delikado pa dahil nag-iisa siya. Mahitsura pa naman siya. Hindi nga masasabing kasing ganda siya ng Ate Jean niya. Pero ang hitsura niya ay ang fresher innocent version nun. Dahil halos sa kumbento nga siya lumaki at si Jean naman ay maagang naging sosyal. Natutuhan na rin niya ang pamamalingke malapit sa kinaroroonan ng apartel. Hindi siya nag-grocery o supermarket. Para sa kanya ay magastos ang ganon. At kailangan niyang tipirin ang perang naiwan ng kapatid. Hindi niya kaya ang lifestyle na kinasanayan nito. Wala naman siyang pinagkakakitaan. Naisip na nga niya ano kaya kung maghanap siya ng pansamantalang trabaho? Pero hindi naman siya tapos na kolehiyo. Tiyak na ang makukuha niyang trabaho ay yung bang mga bagay lamang sa undergraduate na pares niya. Kung mapapatuloy naman siya ng pag-aaral, magkakaroon na sagabal sa misyon niya. Samantalang yun lamang muna ang gusto niyang pag-concentratean. Saka ang balak niya, kapag nabigyan na niya ng katarungan ang pagkawala ng kapatid, babalik na siya sa kumbento. Hindi niya gusto sa labas. Natatakot siya. Nilalakasan na lamang niya ang loob. Naiisip naman niya, plano siya ng plano na bibigyan ng katarungan ang pagkawala ng Ate Jane. Pero paanong paraan ba niya gagawin yun? Tinanong na nga siya ng ganoon ni Conchita. Kaya gusto niyang pag-isipan yun ngayon. Playboy daw si JC Madrid, sabi ni Conchita. Sanay magpaibig. Siguro'y sanay ring magpaikot ng damdamin. Sanay magpaluha. Katunayan ang ginawa nito sa Ate Jane niya. Nag-analisa siya. Ang isang tao marahil na pares ni JC Madrid na yun ay hindi pa totoong napapaibig. Dahil kung nararanasan na nito o naranasan nito ang totoong magmahal ng isang tao, hindi na ito magiging playboy. Mag-i-stick na ito sa taong kinaiinlaban niya ng husto. At ang alam niya sa taong nagkakaganon, ibinibigay ng lahat ang sarili. Katulad ng nangyari sa Ate Jane niya. Ano kaya napaibig sa kanya ang JC Madrid na yun? Ano kaya't handa nitong ibigay at gawin ang lahat-lahat dahil sa pag-ibig na yun? Sisirain din kaya nito ang sariling buhay sakaling mawala ang pag-ibig na yun? Weird, sabi niya sa sarili. Dahil imposibleng magkaganoon ang isang pares ni JC na ginagawa lamang laruan ang pag-ibig ng mga babae. At ang mas imposible, ang mapaibig ito ng todo sa isang pares lamang niya. Dahil ang impression niya sa mga playboy
yung mga tipong ibigin o habulin ng mga babae. At kung ang JC Madrid na yon ay pinagkakamatayan ng mga babae, mapait siyang napangiti nang maisip na literal na nangyari yon sa Ate Jenya. He must be somebody. Lalo na kung pares ni Ate Jenya ang nagkagusto rito. Sa standard kasi niya, ay napakaganda na ng Ate Jenya. Angat kaysa karaniwang babae. Marahil masigit pa rito ang natagpuan at ipinalit ni JC Madrid. Kaya lalong imposibleng isang pares lamang niya ang wika ngay magpabaliw rito. Pero pilitin man niyang itaboy sa isip ang ideyang yon, lagi naman yung umuukil-kil sa utak niya. Paano nga kung mangyaring halimbawa lamang? Abala siya sa paglilinis ng mga figuring naka-display sa salas nang tumunog ang pager na kanina ay ipinatong niya sa misita. Noong isang araw ay tumawag na siya sa opisina ng Isiko at nalaman niyang binili ng Ate Jane ang pager unit nito at serbisyo na lamang ang buwanan nitong babayaran. Ang sabi ng kausap niya ay maaari naman niyang ipagbili ang unit kung ayaw na niyang gamitin. Ipinasya niyang itabi na nga lamang yun, kahit alam niyang hindi naman yun magkakaroon gaanong silbi sa kanya. Sino ba ang magpapadala sa kanya ng mensahe? Eh wala naman siyang kakilala rito, kundi si Conchita. Sa Ate Jean naman niya, sino pa ang makaiisip mag-beep dito kung alam nang wala ang babae? Nagmamadali niya yung dinampot at pinindot para malaman kung sino ang nag-beep. My latest message. Ma'am, your car is ready. Are you going to pick it or I will deliver it to you? Please call office and ask for Nathan. Natigilan siya nang mabasa ang mensahe. Obvious na para sa Ate Jean niya yun. Pero hindi pa alam ni Nathan na nag-page na wala na ang kapatid niya? At ngayon lamang niya naalala? Nasaan nga pala ang kotse ng Ate Jean niya? Sa kalituhan niya sa maraming bagay ay hindi na niya nabigyan yun ng pansin. Ang sa tingin niya base sa katatanggap na mensahe, nasira ang kotse ng ate niya at ipinagawa sa talyer. Kaya ready na raw, na-repair na marahil. Ang lalaking nagngangalang Nathan ang puzzle sa kanya. May-ari ba ito ng talyer o tauhan? Hindi naman niya alam kung saan ito tatawagan dahil walang numero ng telepono na inilagay sa message. Marahil ay dahil alam nito na alam ng Ate Jane niya ang numero ng talyer. Obvious din naman hindi pa alam nitong Nathan na wala na ang Ate Jane niya, kaya nag-page pa ito. Kailan pa kaya ipinarepair ng kapatid niya ang kotse nito? Naghanap siya sa mga gamit ni Jane. Baka may makita siyang resibo o anumang kasulatan na may kinalaman sa pagpapagawa nito ng kotse. Wala siyang nakita. Paano ba niya makokontak ang Nathan na yon para mabawi ang kotse ng kapatid niya? Hi! Bati ng babaeng palabas ng katabi niyang unit. Tingin niya ay mas bata pa ito sa kanya sa naisip project na edad. Mga 17 taong gulang itong marahil o wala pa. Kung bakit nais nitong magpatanda sa pag-aayos at pagganyak ay hindi niya alam. Hi! Tugon niya. Bago ka dyan? Tanong nito. Hindi, sister kang dating okupante dito. Wala na siya? Patay na siya. Oh! Natutop ng babae ang bibig. Condolence, hindi ko alam kasi galing kami sa abroad ng daddy ko. Lagi naman niya akong isinasama sa biyahe eh. Saka hindi naman kami masyadong acquainted ng sister mo eh. Bukod sa wala na rin akong time na makipagsosyalan. Parang ganun rin naman siya eh. Ano? Interesado nang tanong niya. Ngayong nabanggit ng kausap ang Ate Jane niya, ay nagkaroon siya ng matinding interes sa kausap. Juan, parang baka magalit ka eh. Hindi. Parang ano siya, aloof. Parang suplada ganun. Parang ayaw niyang may makakilala rito. Sa bagay, dito naman talagang ganun. Sa isang building kami nakatira pero bihira sa amin ang magkakakilala. Parang ang takbuhan eh, mind your own business. Buti kinausap mo ako ngayon. Tingin ko kasi parang mabait ka. Ako naman gusto ko rin ng may kaibigan at kakwentuhan kung minsan.
Ako nga pala si May. Ako naman si Aika, nice meeting you. Ngumiti ang babae. Bakit ikaw yata ang nagtapon yan? Puna nito sa hawak niyang basurahan. Wala kang maid? Wala, ano kasi, galing akong kumbento. Umangat ang kilay ng dalaga. Really? Parang isang bagay na lubhang kakatuwa ang narinig nito sa tingin niya. Look, pagod lang kasi ako ngayon eh. Siguro pwede tayong magkwentuhan ng mahaba-haba some other time. Interesado akong malaman ang buhay sa kumbento. Ako rin naman ay interesadong magtanong sa iyo ng ilang bagay tungkol sa Ate Jane ko. Naisip niya. Ano, kwentuhan tayo one of these days? Nakangiting anyaya ng babae. Sige. Nakangiti ring tugon niya. Kinabukasan ay hinihintay niyang tuparin ni May ang pangako nito. Kaya nga panay ang pakiramdam niya sa pinto kung may kumakatok. Nahihiya naman siyang mangatok sa unit nito. Baka gusto pang magpahinga ng babae. Ang sabi niya ay kagagaling sa abroad. Saka baka hindi pa nito gustong ngayon na sila magkwentuhan. Isa pa, nag-aalala siyang ang makatagpo ay ang daddy nito. Hindi pa niya alam kung kasimbait ito ng babae. Kaya siya na lamang ang naghihintay ng kusang paglapit nito. Tutal naman na iparating na niya ritong gusto niyang makipagkaibigan. Kaya nang magtatanghali at may kumatok sa pinto ay natuwa siya. Inaasahan niyang si May na yon dahil wala namang ibang maaaring bumisita sa kanya. Nakangiti siya nang buksan ang pinto. Ngiting kaagad ding napali sa labi niya nang makitang lalaki ang panauhin niya. Karkula niya ay may 5'9 ang taas ng lalaki o higit pa. Broad shoulder dito at malapad ang dibdib. Nabakat sa suot na short sleeve polo shirt na ang itaas ng bulsa ay may tatak na Alpha Motors. Guwapo ang hawasang mukha nito na kanina pa waring kababakasan ng pagkainip. Nang makita naman siya ay waring dagling napawi ang ekspresyong ngayon. Ngumiti ang lalaki. Lalo itong naging simpatiko sa tingin niya. Good morning. Nandyan ba si Miss Jane? Si Ate Jane? Kapatid mo siya? Kaya pala magkamukha kayo. Nandyan ba siya? Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Kunot na ang tanong ng lalaki. Wala na siya. May isang linggo na ngayon. Natigilan ang lalaki. Titig na titig sa kanyang muka. Waring di agad mapaniwalaan ang narinig. Sino ka ba? Tanong niya. Ako si Nathan. Nathan Flores. Sabi ng lalaki nang makabawi sa kabiglaan. Ikaw yung nagdip sa ethical kahapon. Oo, kasi nga hindi ko alam na... I'm sorry. Nakikiramay ako. Salamat. May binanggit ka nga pala sa beeper na tungkol sa kotse ni Ate Jane? Oo, kasi ako ang nakatokang mag-repair nun. Sa amin niya kasi kinuha yun. Tiningnan ng lalaki ang tatak sa bulsa nito at huwaring ipinapakita sa kanya. Tama pala ang hinala ko. Naisip niya. Nasa talyer nga ang kotse ng Ate Jane niya at ang Nathan na nag-icycle dito kahapon ay isang mekaniko. Hindi nakarating sa inyong balitang... O wala na ang kapatid ko? Umiling ang lalaki. Kaya nga ibinilin ko pa na kunin na niya sa shop ang kotse. Paano kaya yun kung ganitong wala na siya? Immediate relative ka naman niya eh. Ako na lang talaga ang kamag-anak niya. Ganun naman pala. Maipakita lang natin ang proof. Pati na yung death certificate niya, madali na yon. Mas mapapadali ang pagkiklaim mo kung maipoproduce mo ang deroxial ng kotse. Parang may nakita nga ako sa taguan niya na ganoon. Pwede bang makita ko? Sandali lang. Natigilan siya ng aktong iiwan ng lalaki sa may pinto. Kumunot naman ang noon ng lalaki na waring ipinagtaka ang pag-atubili niya. Do you mind kung hindi kita mapatuloy? Kasi nag-iisa lang ako at it's alright. Tinalikuran na niya ang lalaki para kunin ang kailangan nitong resibo. Ito nga. Sabi nito, matapos sulyapan lamang ang iniabot niya. Ang kailangan ko lang ngayon, ang katibayan na magkapatid kayo talaga. Kasi kahit ako, maaayos ko itong mag-isa. Basta lang mapapatunayan mo sa akin na sister ka nga niya. Ganun ba? Sandali lang.
Bumalik siya ng silid at kinuha sa taguan ang birth certificate nila ni Jane. Okay na mga ito. Nasisiyahang sabi ng lalaki. Actually, ako lang ang makumbinsi mo, ayos na. May lalabas ko na ang kotse sa shop. Ang totoo, sa akin talaga yung pinagbili ni Mr. Madrid. Nung bago siya umalis patungong abroad. Palagay ko hindi pa rin alam ni boss na si Miss Jane Madrid? Natitigilang sabi niya. Waring may alarmang agad tumunog sa isang bahagi ng utak niya. O marahil matindi ang pagkakabaon doon ng apelyidong yun. Kaya kaagad na may pumitlag sa utak niya pagkarinig nun. Madrid ba ang sinabi mong boss mo? Pigil hiningang tanong niya. May dumadagasang emosyon sa isip niya na hindi kaagad niya matukoy kung ano. Takot? Dahil baka ito na ang sagot sa paghahanap niya. Oo. Casual na tugon ng lalaki. Siya ang may-ari ng Alpha Motors. Anong first name niya? Kumakalabog na ngayon ang dibdib niya. Giancarlo, pero mas sanay siyang tinatawag na JC. Shucks! Sabi ng isip niya. Laking pagtataka ni Nathan nang bigla-bigla ay patuloyin niya ito. Akala ko ba nag-aalala ka dahil nag-iisa ka? Waring naguguluhang tanong nito nang dinudulutan na niya ng maiinom sa sala. Never mind, sabi niya na naupo na rin sa tapat nito. Naisip ko kasing marami tayong dapat pag-usapan para gawin yun sa pintuan. Saka dating kakilala ka ng ate, wala naman siguro akong dapat ipag-alala sa'yo. Sa kumbento kasi ako noon. Galing ka sa kumbento? Doon ako pinag-aral noon ng ate ko. At lumabas ka? Hindi ko na siguro kaya ron. Wala nang tumutustos sa akin eh. Si Ate Jean na lamang ang natitira kong kamag-anak. May mga naiwan naman ni yata siya to keep you going. Halimbawa na ang kotse. Kung mabebenta mo yun, malaking pera rin. Binabala ko nga noong una na ibenta yun. Pero naisip ko ngayon, kakailanganin ko yun. Ngayon ganitong marami akong lakarin. Nabigla siya nang ma-realize na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsinungaling siya sa isang tao. Wala naman talaga siyang balak na i-retain sa posisyon ng kotse. Buo na nga ang plano niyang ibenta yon sakaling makuha niya. Pero kanina, otomatikong naisip niyang sabihin kakailanganin niyang kotse dahil para yung ang magiging malaking dahilan kung bakit kinakausap pa niya ngayon ang kaharap. Palagay niya ay kakailanganin niya ang lalaki para sa maraming impormasyon. Marunong kang mag-drive? Tanong ni Nathan. Hindi, pero pwede naman ako mag-aral. Sa parte na yan ay matutulungan kita. Kung gusto mo, ako magtuturo sa'yo. Marami naman akong free time. Magkaka-sideline pa ako. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Nathan at kailangan niya itong bayaran. Pwede naman, pagpatianod niya. Pero sa ngayon, wala pa roon ang isip niya. Nagdudumagsa roon ang mga katanungang gusto niyang itanong sa kaharap. Ayaw nga lamang niya itong biglain sa pangambang maalarma ang lalaki. Amo nito si JC Madrid. Baka kapag nakahalata si Nathan na may ill feeling siya sa lalaki, ay maging ilag ito at umiwas. Habang hindi ka pa marunong magmaneho, pwede mo rin akong gawing part-time driver. Waring biro pa ni Nathan. Palagay ko nga kakailanganin ko ng isang nakakaintindi sa kotse habang nag-aaral ako ng tungkol doon. Marami kasi akong gustong lakarin. Saka mahirap din namang mag-commute lamang kapag naghahanap ng trabaho. Tapos ka na ng pag-aaral? Parang ganun kasi graduating na ako ngayong taon. Pwede rin namang dito ko na lang sa labas ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Ayoko na sa kumbento. Isa pang kasinungalingan. Usig niya sa sarili. Aywan ba niya? Otomatikong lumalabas sa bibig niya ang mga ganong bagay na waring nagdidikta sa kanya. Mahirap din kasi kapag bagong-bago ka palang dito. Lalo na sa kapareho mong galing pala sa kumbento. Masasanay rin siguro ako. Waring biro uli kay Nathan nang sabihin, kung gusto mo, pwede rin akong part-time bodyguard. Ngumiti siya. Puro ka part-time. Sa dami ng binanggit mong pagpa-part-time. Baka wala nang matira sa oras mo sa Alpha Motors. Natawa si Nathan. Gusto niya yun. Gusto niyang mapalagay talaga ang loob ng lalaki.
Inumpisa niya ang pag-iimbestiga tungkol kay Jesse Madrid sa paraang hindi mahalata ni Nathan na ganoon ang intensyon niya. Bakit nga pala kanina sabi mo hindi pa siguro alam ng boss mo? Sino nga yung ika mo? Si Mr. Madrid? Jesse Madrid. Oo nga, bakit nasabi mo kanina na siguro hindi pa niya alam na ang ate ko ay ano? Wala na. Oo, kasi 1 week na ika mong nawawala si Miss Jane, di ba? Eh ang tanda ko, before that, lumipad si boss patungong New York. May asikasuhin na yatang business deal doon. Alerto ang isip niya. Ang panahong binanggit ni Nathan, noong sulatan marahil ni JC Madrid ang ate Jane niya, sulat na nakikipag-break na. Dahil may natagpuan na itong iba. Posible kayang sa pag-abroad ay kasama nito ang ipinalit sa kapatid niya? Baka doon na nagpakasal ang dalawa. Kilala ba ng persona ng boss mo ang ate ko? Tanong uli niya. Sa tonong yun na parang nakikipagkwentuhan lamang. Tingin namin ganun, masaya sila kapag naroon sa opisina ang ate mo. Minsan sumakay pa nga sila sa kotse ni boss nang nakahawak si Miss Jane sa braso ni boss. Ang sabi ng sekretarya niya, magdi-dinner daw ang dalawa. Nalalagay na talaga sa tamang lugar ang bawat piraso ng puzzle sa isip niya. Konti pa at malilinawan na talaga niya ang maraming bagay. Bakit? Binata ba ang boss mo? Tanong uli niya. Oo, solong tagapagmana nga yun eh. Ang mother kasi niya matagal nang nasa States. Parang sa kanya na iniwan ang namatay na father niya ang pamamahala sa negosyo nila na kotse nga. Yun daw ang hilig nung matanda nung araw eh. Mga ilang taon na ang boss mong yun? Siguro mas matanda lang sa akin ang ilang taon. Bakit? Ilang taon ka na ba? 32. Napansin niyang mauubos na ang coffee ni Nathan. Nataranta siya dahil ayaw pa niyang matapos ang usapan nila. Another cup of coffee? Kahit hindi pa sumasagot ang lalaki, kinuha na niya ang tasa sa platito sa harapan nito. Sige, hili ko talaga yan eh. Nagmamadali siya nang magtimpla uli ng kape. Kung hindi nga lamang siya nag-aalalang makahalata ang panauhin, gusto niyang rapiduhin na ito ng tanong. Malaking kaabalahan sa mga gusto niyang malaman ang ginagawang pagtitimpla ngayon ng kape. Pero kung mo ito lamang ang dahilan para magtagal si Nathan, wala siyang magawa, kundi supilin muna ang excitement sa isip niya. Sa tamang paraan at tono, malalaman din niya ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol kay Jesse Madrid. Salamat, sabi ni Nathan nang ibaba na niya sa harapan nito ang panibagong kape. Lalo siyang gumagwapo kapag nakangiti, naisip niya. Nagtataka na nga siya sa sarili. Noon ay banyaga sa kanya ang ganitong pakiramdam, ang paghanga sa isang lalaki. Kasi noon buo sa isip niyang magmamadre siya. Saka sa pananatili sa loob ng kumbento ay madalang naman talaga siyang makakita ng lalaki. Naaakit ba siya kay Nathan? Dahil ito ang kauna-unahang lalaki na matagal niyang nakadaupang palad? Hindi, sabi ng isip niya. Naaakit siya dahil talaga namang kakaiba ang pagkasimpatiko ng lalaki. Binata kaya ito? Napahiya siya sa naisip kaya itinaboy agad niya yon. Naupo uli siya sa kinauupuan kanina. Buti hindi ka nalulungkot dito, tanong ni Nathan. Nalulungkot nga, kaya minsan gusto ko sanang lumabas. Natatakot naman ako. Sabi mo nga, delikado na. Lalo na't hindi ako sanay sa paligid. Tumango si Nathan. Pero kapag tinuturoan na kitang magmaneho, marami ka nang makikitang mga lugar. Parang wala sa loob na sabi nito habang inaabot ang tasa ng kape. Talaga bang magtuturuan tayo? Nakangiting tanong niya. Nasa sayo yun. Uminom na ng kape ang lalaki. Sabi mo kanina single pa ang boss mo. Pagbabalik niya sa paksang iniwan kanina. Single pero maraming chicks. Nangingiting sabi ni Nathan. Sali na ang ate Jane ko? Hindi naman niya yun maitanong. Magiging kakatuwa sa kapatid niyang si Jane pero hindi niya alam ang bagay na yun. Saka naisip din niya kung alam ni Nathan na isa ang ate niya sa mga naging nobya ng amo nito. Hindi magsasalita sa kanya ng tungkol sa pagkakaroon ng maraming chicks ni JC Madrid.
Kung gayoy, hindi alam ni Nathan kung nobya ni JC ang ate niya. Maaaring hindi open ang relationship ng dalawa. O kaya naman, bilang boss ay talagang pribadong buhay ni JC Madrid sa isang tauhan lamang na pares ni Nathan. Baka naman kaya nagpunta sa abroad may kasamang girlfriend. Waring nagbibirong sabi niya. Baka naman doon pakakasal? Tingin ko hindi si boss ang marrying type. Natigilan siya sa impormasyong narinig. Teka nga, natatawang sabi ni Nathan. Bakit ba kanina pa puro tungkol si boss ko ang pinag-uusapan natin? Kinabahan siyang bigla. Kasi nabagit mo kanina na baka hindi pa niya alam na wala na ang ate ko. Na-curious tuloy ako kung personal ba sila magkakilala o hindi. Personal nga. Kung gayon, natitiyak kong alam niyang wala na ang ate ko. Imposibleng hindi siya magkakaroon ng contact dito kahit nasa abroad siya. Lalo't kabe-break niya lang sa ate ko. Sabi niya sa isip. Sabi mo'y may ilalabas mo na ang kotse sa shop kahit wala siya? Pagbabalik niya sa kotse ng paksa, nag-aalala siyang baka makahalata na si Nathan sa sobrang interes niya sa amo nito. Oo, pwede ko na nga yung i-deliver kanina eh. Baka pagbalik ng amo mo magalit yun kapag nalamang hindi naman ang may-ari ng kotse ang pinagbigyan mo. Kailan nga ang balik dito ng amo mo? Hindi magagalit yun. Nakangiting sagot ni Nathan. Sabi ko nga sa'yo, malakas nga ako dun. Disappointed siya na hindi ang huling tanong niya ang sinagot ng lalaki. Hindi naman niya maulit dahil baka maghinala nga ito. Inuubos na nga ni Nathan ang kape nito. Nagpanik siya. Pwede pa ba niya itong aluking magkape muli? Tumayo ang lalaki. Tutuloy na ako. Kapag naayos ko yun hanggang mamaya, i-deliver ko kaagad sa'yo. Kung hindi naman, ibibip kita, okay? Sige. Parang ayaw pa niyang paalisin ang lalaki. Pakiramdam niya, pag alis ay mapuputol na ang source of information niya tungkol kay JC Madrid. Inihatid niya ito hanggang pinto. Bye-bye ka. Natigilan siya. Nakita marahil ni Nathan ang pagtataka sa anyo niya. Ngumiti ito. Nasa birth certificate na ibinigay mo sa akin kanina ang pangalan mo. Sabi nito. Oo nga pala, pasensya ka na. Ang tagal na nating nagkwentuhan eh, hindi nga pala ako formal na nakapagpakilala sa'yo. Dahil na-excite agad siya nang malamang kilala ni Nathan si JC Madrid. Ang nasa isip lamang niya kanina ay makakuha rito ng mga impormasyon. Sige, kumaway pa sa kanya ang lalaki. Nathan! Habol niya. Baang na lumingon ang lalaki. Pwedeng ibigay mo sa akin ang number sa opisina niyo? Saglit lamang na nag-atubili ang lalaki, pagkatapos ay sinabi na nga sa kanya ang telephone ng Alpha Motors. Tinandaan niya yon nang waring naka-engrave na sa utak niya. Ano nga kaya ang ugnayan ni JC Madrid sa ate Jean niya? Mapagkakatiwalaan kaya si Nathan Flores? Hanggang dito na lamang po ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng Mysterious Man. Maraming salamat!